Hindi ako papayag na yung mga pakialam merong media na yan ang sisira sa mga plano ko. Kailangan silang mapatahimik bago pa nila ako masira sa mga tao. Humanda sila sa akin. Dito. Na si Secretary Padua at si Madam Lily ang tinutukoy dito. Silang dalawang nagpapatakbo nitong palasyo. Sigurado ko, yung mga artikulong yan ang dahilan kung bakit hindi mapalagay sila Madam Lily tsaka Secretary Padua ngayon. Sana mas maraming makabasa nito. Pero kilala ko si Madam Lily. Hindi siya papayag na ginaganyan siya ng media. Eh ano naman ang gagawin niya? Hindi ko pa alam, Elizabeth. Pero paghihigantihan nila Madam Lily kung sino man ang sumulat ng mga yan. Wala kayong makukuha sa akin! Sabihin niyo dyan sa lintik na amo niyo na mabibigo lang siya! Buti na lang hindi si Mang Teddy ang isa sa mga sumulat niyan, sir. Kasi sigurado ako, babalikan siya ni Madam Lily tsaka ni Secretary Padua. How are you, Mr. Barrera? Ano? Handa ka na bang kumanta? Ha? Nasaan si Teddy Arevalo at si Diana Oligario? Mga sir, ang sabi ninyo, pupuntahan ni General Oligario si Nacardo. Oh, ano nang lagay nila? Wala pa kaming balita, Elizabeth. Sana naman. Walang maging aberya at matiwasay sila makarating doon. Sana nga, Elizabeth. Pagkakataong ito, nandun yung mga tauhan ko sa bahay mo at gagawin nila lahat ng gusto nilang gawin sa pamilya mo. Ano? Wag! Sasalita ka na? Wag! Nasaan si Teddy Arevalo? Nung huli naming pag-uusap, nasa highway na sila, palabas ng Metro Manila. Pakalat nyo ang mga litrato ni Teddy tsaka ni Diana sa lahat ng mga choke points natin sa Metro Manila. Sigurado ko, hindi pa nakakalayo ang dalawang yan. Alam mo, wala na silbi yan. Tuluyan na na. Art, nagsalita na ba ang journalist na yan? Yes, madam. Pero, limitado lang talaga alam nitong isang to. Inutil din pala yan? Hindi naman, madam. Dahil sa kanya, nalaman ko kung paano masusukol yung mga daga. Kailangang mahanap nyo na sina Teddy at Diana. Huwag nyo nang paabuti ng umaga para matapos na ang perwisyong dala nila at mahuli nyo na si Cardo Dalisay. At huwag nyo kakalimutan, madam, na mabawi ko ang anak ko si Clarice. Of course, yan din. Para mabawi mo na ang anak mo.